Kumusta kayo lahat mga kabahay and welcome sa ating Kabahay Goals YouTube channel. Ako nga po pala si Rog ng RCT Realty at sa episode po na to, pakita ko po sa inyo ang turnover unit ng isang regular townhouse inner unit dito po sa mga pabahay ni Epicoms. So kung mapapansin po ninyo mga kabahay, ito po ang exterior appearance ng pabahay do sa mga bagong model po ng mga townhouses ni Epicoms, iba na po ang kulay ng pintura ng exterior. So ito po yung mga bagong design. Alright mga kabahay, bali dito po sa entrada o sa frontage ng inyong unit, meron po kayong excess lot na 2x4. So 2 meters by 4 meters yan. Bali marami na rin po kayong pwedeng gawin dyan, though hindi siya pwede sa parking ng isang 4-wheel car. Meron kami mga ibang townhouses with carport provisions tulad po dito sa San Fernando, Pampanga, and meron din po tayo dito sa Santa Maria at sa San Ildefonso na to be launched po soon. Siyempre medyo limited yung space dito sa frontage nyo, though marami pa rin kayong magagawa dito mga kabahay. Yung iba nating mga home buyers, ang ginagawa po nila ay siyempre ini-enclose yan, ginagawa nilang terrace, or yung iba kino-convert nila sa small na o sa maliit na tindahan, and yung iba naman parking ng kanilang motor. So anyway, pasok tayo mga kabahay para makita naman natin yung interior appearance ng turnover unit dito po sa Epicoms. Tara! Alright mga kabahay, welcome sa inyong ground floor. So ito po ang turnover unit para po sa interior ng regular townhouse dito po kay Epicoms. So this is 4 meters by 5, kaya po 22 square meter po in total ang inyo pong ground floor mga kabahay. So yan, makikita po ninyo wala naman siyang tiles at wala pa siyang pintura. Kaya naman nasa inyo po lahat ang pagdedesisyon kung anong klase ng tiles ang ilalagay nyo, anong kulay, at anong kulay ng pintura po. So nasa sa inyo po, depende po sa inyong taste, depende sa magiging theme ng inyong bahay. So alright mga kabahay, ngayon naman tignan naman natin yung turnover para dito sa toilet and bath. Tara. Alright mga kabahay, so nandito na tayo sa toilet and bath. Ito po 1.5 meters by 2 meters po ang size nitong toilet and bath. At meron na rin po siyang up to 3 feet na tiles, yan po. So nasa sa inyong decision kung gusto nyo pong idagdagan yan or palitan ng kulay ng tiles, it's up to you. Pero ang turnover po ay 3 feet na tiles, and kasama na rin po itong toilet and bath as well as ito pong lavatory mga kabahay. Kasama na rin po itong shower. Yan. So maluwag pa po itong space dito mga kabahay, and pwede pa po kayong maglagay ng enclosure para po sa shower. Yan. Alright mga kabahay, so para naman po sa hagdan, yan. So sa first 3 step po ay sementado and followed by stairs na wood. Solid wood po ito mga kabahay. At ang kanyang lapad naman po mga kabahay ay 1 meter. So standard po yan para sa mga hagdan. Alright mga kabahay, akit naman tayo sa second floor. Tara. Alright mga kabahay, welcome sa inyong second floor. Alright mga kabahay, so nandito na nga po tayo sa second floor ng inyong unit po dito sa Epicoms yan. 4.5 meters by 4 ang size niya and 22 square meter po in total. So makikita ninyo mga kabahay, wala pa siyang partition and wala pa siyang ceiling. Right? So kayo na rin po ang magpapagawa niyan. Okay, ito po ay provision for 2 bedrooms. And siguro mas medyo maliit lang na study table. At kung kayo naman po ay may budget mga kabahay, pwede nyo po itong ma-convert up to 3 rooms. Yan, kailangan nyo lang pong i-extend yung inyong likuran hanggang dito po sa second floor mga kabahay. Alright, so that's about it. Ito po, meron siyang dalawang bintana. Yan, for ventilation. And makikita rin po ninyo mga kabahay, meron na siyang mga nakaabang yan na electric fixtures.
So, ready na yan. Kailangan nyo na lang ipakabit. Okay, mga kabahay? Alright, mga kabahay. Samahan nyo naman po ako. Baba ulit tayo. At check po natin yung likuran ng bahagi ng inyong unit. Tara. Tara. Okay, mga kabahay. Tara, samahan nyo ako. Puntahan natin itong likuran na bahagi ng inyong unit. Tara. Alright, mga kabahay. Welcome po sa likuran ng inyong unit. So, this is 2x4. Yan, 2 meters and 4 meters. So, nandito po yung lababo sa likuran, which is an advantage, di ba? Kasi pag sa ibang pabahay kayo, nasa loob po yung kanilang lababo and then pinapabaklas nyo pa. So, in this case, no need to do that. Nandito na siya. Yan. Ito, makikita nyo or mas mabivisualize nyo po ngayon yung mismong eksaktong size dahil this is a turnover unit at makikita nyo po yung mga kapitbahay ninyo na nagkaroon na po sila ng enclosure. Yan, dalawang side at pati po ito dito sa tapat niya. Yan, kaya makikita nyo po mismo. Yan, yung mismong sukat. So, ito na yon. Yan. So, pwede nyo po itong i-convert into your laundry area at probably kitchen, right? Kasama na itong lababo dito. So, yun. Or, syempre, pwede nyo rin pong ipa-extend up to the second floor para po, tulad ng sinabi ko, ay may option kayo na gawing tatlong rooms yung inyo pong second floor. So, ito, makikita nyo po, mga kabahay. Pina-extend po niya yan hanggang sa taas. Yan. Pero syempre, depende yon sa iyong kasalukuyang budget. Diba? Hindi naman kailangan gawin po ninyo to agad. Pero by all means, kung meron kayong budget, then do it, right? Alright, and ito nga, mga kabahay, kung kayo naman is on a budget, diba? So, pwede nyong gawin ito muna, pansamantala. Yan. So, ito yung katapat ninyong unit, mga kabahay. Yan. Pag nag-enclose na yan, so, ito na mismo yung size ng likuran ng iyong unit. Alright?